Hi guys, this is JT Ratchon. Welcome back to my channel. So this is my day two of my low carb diet. So I'm gonna be preparing low or no carbohydrates. So lahat na ng pagkain ko or meal ko, every kainan talaga ay wala ng carbohydrates o very low carbohydrates na. So hindi na kasama yung mga kanin, kamote o mga root crops. So lahat 'yan ay mga carbohydrates. So hindi na siya kasama sa aking mga pagkain. So for this video, tuturo ko sa inyo ang mga yung simple na pagkain ko ngayon na walang carbs. I will be preparing isda o pwede namang fried fish lang, itlog, at saka itlog na may cabbage. Para sa aking gulay ay magluluto lang ako ng pichay or cabbage. So for every meal sa low carb diet ay kailangan ng protein, fats, at saka gulay. So yan lang talaga yung kinakain pag nagpa-practice ka ng low carb diet. So since this is my day 2 and my day 1 was very challenging, so hindi madali kasi magki-crave ka ng kanin, magki-crave ka ng sweets. So parang yung katawan mo ay talagang naghahanap ng matamis or carbohydrates. Yung nakasanayan na kasi nating kinakain yung kanin, every meal may kanin. So hindi talaga madali, at saka napaka-challenging yung low carb diet. So my meal for today is ito lang. So egg na may cabbage, isda, tapos pechay or Chinese pechay, at saka itlog. So ito lang yung kakainin ko ngayon since yun na nga, nagpa-practice ako ng low carb. So walang rice, walang carbohydrates. So lahat ng kakainin ko ay puro vegetable at saka protein at fats. Kakainin mo lang ay tatlo. So isa na doon ang vegetable, protein at saka fats. So yun lang. Yun lang talaga yung diet mo every meal. And then sa inumin ay
yung okay or hindi pinagbawal sa low carb diet ay black coffee, tea. So black coffee and tea yung pwedeng inumin pag nagpa-practice ka ng low carb. And then sa coffee, walang sugar kasi yun yung iniiwasan natin, yung sugar, yung glucose. So coffee ko ngayon, black coffee pero walang sugar. O walang added na sugar, kahit pa gagamitin mo ay honey, hindi talaga pwede yun. So plain, no sugar po yung coffee. Okay, kung nagtitiy ka naman, wala talagang sugar, walang milk, or walang panghalong mga creamier. So walang ganon pag nagpa-practice ka ng low carb diet. Kasi yung low carb diet ay kung pwede, walang carbohydrates talaga na kainin mo. Pero kung minsan may mga gulay kasi na may carbohydrates, actually iniiwasan yun. Pero pag di talaga maiwasan, pipiliin mo yung vegetable na kakaunti lang yung carbohydrates content. So mostly of no carbohydrates vegetables ay yung mga dahon o mga green leafy vegetables. So yun yung mga gulay na walang starch or hindi starchy yung mga gulay. So walang carbohydrates yun. So itong itlog, may cabbage ito. So scrambled egg with cabbage. So any kind of protein, so yung low protein naman, isda, protein pa rin. So labay. Wait, ang bata to, kasi gawa ko kurinte. Ang laag ta, sure, yung kumaibog ka. Mukha ko yung burger, pero wala yung apple pad. Sumayame.
Tama yun, me. Ang paon ba din? Nakalami, anang adik, ma. Hindi na kami paon. Pero yun, may lang paon. Kanton. So for more information about low carb diet or yung walang carbohydrates na kinakain or every meal is walang carbohydrates. So for more information, pwede niyo pong ma-search sa internet. I decided na mag low carb diet kasi hindi naman sinadya kong mag-search talaga. Eh, nakita ko yung video ni Doc Rojo na naglo-low carb diet si Doc Rojo. At yung practice niya ngayon ay one meal a day na lang siya. So, sisimula ka pa lang ng low carb. So, practice mo muna yung walang rice or walang carbohydrates na kakainin mo every meal mo. So, pwede namang 3 times a day ka pa rin. Pero, walang carbohydrates. Hanggang mag 2 meal a day at saka hanggang sa umabot ng 1 meal a day. So, yung paglo-low carb ay dapat sinasamahan ng fasting. So, hindi ko pa siguro kaya yung mag-fasting. Kaya, sa umpisa ay since ito po yung dalawang araw ko pong naglo-low carb or walang carb na kinakain every meal ko. So, 3 times a day pa rin ako ngayon, pero pinractice ko na na walang carbohydrates. So, at first, kahapon, yung first day ko, napaka-challenging talaga kasi yung katawan mo na talagang naghahanap ng sugar, naghahanap ng carbohydrates, parang nangihina ka. Yung katawan mo ay parang nagre-crave talaga ng carbohydrates, nagre-crave talaga ng mga inuming matamis, nagre-crave ng kahapon is parang ang sarap kumain ng rice, parang ang sarap kumain ng tinapay, pero talagang hindi binrek yung low carb diet ko. So, talagang hindi ako kumain. Hindi kasi madali for me kasi nasasanay kasi akong kumain ng rice in every meal. So, kung minsan walang rice pero nakapasta at saka pansit or nakakumakain ng tinapay, gulay, protein, ganun. Pero usual talaga in every meal may carbohydrates talaga akong kinakain. So, napaka-challenging yung low-carb diet. Kasi Filipinos nasanay tayong kumakain ng carbohydrates. So check niyo na lang sa internet or check niyo na lang sa YouTube, pwede niyo namang may maraming video naman doon or sa internet na magbibigay ng more information about the low carb diet. Kasi hindi madali. At saka may pinagbabawal. May pinagbabawal talaga. Ang pinaka-point kasi ng low-carb diet is iwas carbohydrates, iwas matamis. So, yun yung low-carb diet. Sa oil, dapat ginagamit pag naglo-low-carb diet ka. It's puro mga natural. So, natural na mga oil yung dapat gagamitin sa low carb diet. So, advice po talaga na coconut oil o olive oil yung gagamitin niyo kasi mas healthy at saka pure fats or pure oil talaga. I decided to go into low carb diet kasi nagkasakit yung ama ko at diabetic saka nagda-dialysis na po yung papa ko. So, I decided to go into low-carb diet. Kasi naiintindihan ko sa video ni Doc Rojo na yung carbohydrates talaga yung nagdadala ng mga sakit sa katawan. First, syempre, pag mataas yung carbohydrates, mataas sugar ng katawan mo, mataas yung glucose ng katawan mo, first is magkaka-diabetic ka. So, magkaka-diabetes ka.
So, next dyan is hypertension, high blood. So, pwedeng mag-develop yung katawan mo or yung cells mo ng cancer kasi mataas yung carb intake mo. So, I decided to go into low carb kasi doon ko naiintindihan na nagsisimula yung mga sakit sa katawan natin dahil sa mataas nating intake ng carbohydrates o mataas yung sugar or glucose na nandito sa ating mga katawan. So, it is very healthy and madami namang mga testimony na unang-una benefits of low-carb diet is papayat ka talaga. Yung mga fats na sa katawan mo, talagang mab-burn talaga. O pwedeng manghihina ka for 1 to 3 days kasi magre-crave ka talaga ng, yung katawan mo ay magre-crave or maghanap talaga ng glucose na dapat source of energy ng katawan mo. Pero kung naglo-low carb diet ka, ang explanation doon ay instead of yung katawan mo ay maghahanap ng glucose or ang carbohydrates o sugar sa ating katawan, a source of energy sa ating katawan, instead ang katawan ay syempre wala na siyang mahanap na carbohydrates, wala na siyang mahanap na sugar sa iyong katawan kasi hindi ka na nagka-carb. I-fats yung magiging source ng energy mo. So, yun yung explanation. Hindi naman kasi ako doktor. So, hindi ko mas talaga masyadong ma-explain yung ganun. Pero, sa low-carb diet, for more information, search nyo lang po sa internet kasi mas maintindihan nyo kung bakit at saka anong benefits talaga. So, madaming mga testimony na diabetic na sila or nagkaka-type 2 diabetes na sila. Pero naglo-low carb sila and then going well naman. So may mga nagta-type 2 diabetes na nag-practice ng low carb ngayon hindi na nagtitake ng kanilang mga maintenance para sa diabetes. So, talagang napakalaki ng pakinabang ng low carb. At siguro ma-adapt naman talaga natin. Kasi we eat protein naman. So, protein is isda, karne, karneng baboy, karneng manok, karneng baka, kalabaw, kanding, kambing. So, those are mga protein. So, isama nyo pa yung mga seafoods. So, shrimp, ganun, mga protein yon. So, basta, laging tatandaan, pag naglo-low carb ka, dapat walang carbohydrates intake, sa gulay, hindi dapat gulay na starchy, o pagkadurog ng gulay, magiging starch. So, dapat, hindi mo kakainin yung gulay na starchy. Kasama yun. Kasama doon yung patatas, kamote, carrots, so mga starchy na mga pagkain yun, mga gulay. So, hindi dapat masama sa diet mo yun or sa meal mo. Huwag kang mabahala or huwag kang mag-worry with regards to fats sa mga protein, especially sa mga karne, karne ng baboy, manok, at saka baka. Kasi, yun yung importante sa low-carb diet, yung fats. Kasi, that fat will be your source of energy, hindi na yung sugar, or hindi na yung carbohydrates. Fats yung source of energy mo, very sustainable yung fats kasi most of the time kumakain tayo ng fats at yung katawan natin ay may fats talaga. So, very sustainable. Huwag kayong mabahala sa paano na yun, yung wala ng carbohydrates o wala ng sugar na kinakain ko. Huwag kayong mag-worry kasi yung katawan natin
nagre-release or pwedeng gumawa ng glucose na tinatawag na gluconeogenesis, yung tawag ng proseso ng katawan na nagproproduce ng natural glucose yung ating katawan. So don't worry about the sugar na kailangan ng ating katawan or ng inyong katawan, dahil yung katawan mo mismo ay yun yung maglalabas or gagawa ng glucose pag talagang nangangailangan yung katawan mo. That's all for this video, and see you on my next vlogs. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para mas updated ka sa mga susunod kong mga videos. So bye for now!